الحقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ginigiliw naming mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng sinumang sumusubaybay sa ating mga video, samahan niyo po kami sa gabing ito. Hinihiling natin sa Allah na maging malugod-lugod sa Kanya ang gabing ito na ating pagsasamahan. Humigit kumulang lang po ito ng mga hindi abot tayo ng isang oras. Pero alhamdulillah, ito po ay para sa ating lahat. Matuklasan natin, malaman natin ang ano ang patungkol sa aya na ito. Dahil sa totoo lang po, yun nga sinasabi ko sa inyo, sa atin lahat, na the more we learn and know about our religion, the more we realized that we are unlearned in our religion. So napakakunti po talaga ng kaalaman natin. Napakamalawak ang kaalaman. So alhamdulillah, iniling natin sa Allah na maging kalugod-lugod sa Kanya ang mga gabing ito. Sa mga kapatid natin na nanonood sa iba't ibang lugar sa buong mundo, magandang araw, gabi o umaga sa inyo dyan. Ya Allah, patawarin kami, bigyan ng habag, ganun din ang aming mga mahal sa buhay. At siyempre, bago tayo magsisimula, ay gusto ko ay magbasa muna para i-review ko na rin ang aking mga anak kung still pa rin nila na na-memorize ang Suratul Fatiha. Bismillah. Magsimula kay Marjana. Marjana, bismillah ulit. Okay. Bismillah. Audhu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. ما شاء الله تبارك الله. Panglas si Marwa Lujin. Bismillah Marwa. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Teka lang, anong nangyari dito? Bakit dito siya nakatingin? Saan ba yung muda yun? Dito? Ganyan? Yan. Ayun. Kasi kayo eh, astagfirullah. Ay, mga mahiyain. Ang pamilya. Ka. Gulo-gulo na nahilo kayo. At alhamdulillah, mga wata, bakit hanggang ngayon nahiya pa rin kayo? Hindi nyo ba alam?
isa sa mga ano ng Quran, yung kung ano yung alam mo, ibahagi. Ang Allah ang nakakaalam kung nagyayabang ka o hindi. Ang nakakaalam ang puso natin. Ang puso natin, ang nakakaalam, ang Allah. Di ba? So, ibahagi. Fa'amma bini'amati rabbika fahdith. O Muhammad, ano man ang mga biyaya sa'yo ng Allah, ipaano to? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano sinabi niya? Pag binasa niyo ang Quran, ayon sa pinaka mabuting boses na maganda na pagbasa ninyo. Kaya, surprise ko sa inyo, mga kapatid, kung okay lang ba, sino ang pinakamaraming boto sa inyo, kung sino ang bubotohan ninyo, mayroon akong regalo sa kanila. Si Marjana ba yung una, sumunod si Mujahid, o pangatlo itong si Marwa? Sino ang pinakamagandang boses sa kanila? At inshallah, mayroon akong regalo sa kanila ayon sa boto na inyong sino yung 1, 2, or 3, okay? Marjana, Mujahid, or Marwa. At before that, of course, gusto ko rin basahin dahil ayaw ko magpaiwan lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan at pagbasa ng Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana kulluna jami'an min ahlil Qur'an. Allahumma amin. Okay, ngayon, sisimulan na natin dahil sa kaiksian ng ating oras ang patungkol sa Suratul Fatiha. Ano nga ba itong patungkol dito sa Sura Al-Fatiha? Sura Al-Fatiha. Bakit siya tinawag na Sura Al-Fatiha? Yun yung Fatiha. Kinuha ito sa Yaftah. Iftah al-bab, buksan mo ang pintuan, di ba? Ang malapit sa ibig sabihin niya ay pambungad o simula. The opening. Very good, di ba? Kaya yun ang sinabing Sura Al-Fatiha. Ibig sabihin, opening siya. Ito rin ay tinawag na Ummul Kitab. Bakit tinawag siya na Ummul Kitab? Ibig sabihin, nanay siya. Mother. Ummul Kitab ang Suratul Fatiha dahil ang lahat ng nandirito na berso, ang patungkol lahat dito ay kung ano ang kabuuan, halos mayroon siyang pakatlo dapat tungkol sa batas ng Allah, ang Sharia, hindi ba? At pag Sharia, nandun yung pag-uutos. Ito na. Kumbaga, ito yung kung ano ang Quran, kung alif lamim ng Suratul Baqara. Tinatakya na Al-Mathani. Ah. Ano nga da tiro? Eman to. Pero ang abu ba ka para ngaw? Why ba na ikuan ang uba diritsyo? Tayo lang, Allahu Akbar. Tama nga yung kasabi ni ano, dapat yun na lang. Pero okay lang. Okay to, okay yung
Paki-ano na lang po kung okay yung microphone. Ano ba? Chappy-chappy ka, Ustad. Okay, putol-putol siya. Ano siya ngayon? Okay siya ngayon? Headset po ang may problema. Headset. Okay, so tignan natin yung headset. Headset. Hindi. Headset. Earphone. Oo nga, hindi naman headset. Yung earphone. Wala kang signal, Ustad. Anong walang signal? Meron! Tinanggal ko ah. Meron akong signal. Oh, tignan natin. Ayan. Paki-check na lang po kung mayroon pa siyang naririnig nyo na ang sound. Naririnig na ba ang sound? Okay na siya para patuloy po tayo sa ating putol-putol. Allah, na putol-putol na itong ano natin. Ibig sabihin yung mga pagbabasa nyo pala. Putol-putol. Ah, okay na po siya. Okay. Alhamdulillah. So ngayon, para i-review natin ng lahat, okay na daw, inshallah. Ang Suratul Fatiha, sinabi natin opening, pambungad, di ba? Pambungad ito ng Quran. Kung isipin mo, mismo si Propeta Muhammad at ayon din sa kagustuhan ng Allah, na ang Suratul Fatiha ang siyang mauuna. Okay? Opening. Tinawag din ito na Ummul Kitab, Mother of the Book. Why? Kasi nga, ang Suratul Fatiha, ang buong Quran mula Alif Lam Mim patungo dun sa Suratul Nas, ang lahat ng mga yun ay mayroon siyang ugnayan dito sa Suratul Fatiha. At dyan natin matutunghayan yan. Makikita din natin na ang Suratul Fatiha, ito yung nandyan yung Sharia, nandyan yung Aqida, nandyan yung Muamala, nandyan yung Akhlaq, nandyan yung pananampalataya sa Allah, yung akida natin, nandyan yung sharia ng Allah, mga pag-utos niya at yung mga pagbabawal niya, at nandyan din yung muamala, yung pakikitungo sa mga tao, at nandyan din yung mga kwento ng mga nauna at yung hindi pa nangyayari at yung mangyayari pa lamang. Subhanallah, the book of Allah, perfect words on earth. Ito rin ang Sab'u al-Mathani. Bakit sinabi na Sab'u al-Mathani? Kasi kung isipin mo ang Quran, itong Suratul Fatiha ay mayroon itong 7 verses. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, hanggang patungo na yan doon, 7 verses siya. Ayon din sa mga panta, sinabi nila na ito ay Sab'u al-Mathani kasi dito daw ay nangyayari yung every pagbasa mo mag-stop ka doon sa Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. So every now and then and every verse nag-i-stop tayo kasi yun ang dapat. Yun ang pinaka mabuti sa waratilil Quran na tartila. Basahin niyo ang Quran ayon sa pagkatartil, ayon sa maayos. Hindi pwedeng mabilis no mabilis maski sa pagdarasal. Ha? Hindi pwede na mabilis ang Quran at hindi rin pwede na mahinang mahina. Ibig sabihin, ayon lang sa tama. Ang pinakamaganda, ayon sa tama. Ngayon, pang-apat, dito rin yung sinasabi nila na pwede rin tawagin na ito yung Suratu Al-Hamd. Suratu Al-Hamd. Ito daw yung kabanata na Hamd. Ibig sabihin, luwalhati, pasasalamat sa Allah. Pagpuri sa kanya. Bakit? Makikita nyo, una pa lang sasabihin natin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di ba? May ugnayan yun. Panglima, sirabi nila na ito rin yung Suratu As-Shifa. Anong Shifa? Marami ang sinabi dito ng mga pantas. Ibig sabihin, ito daw yung sura na kabanata sa Quran na ito ay gamot ng alin, ng anumang uri ng klaseng sakit ng tao. Wallahi, ito mga kapatid, I experienced this, ano? Minsan pag masakit ulo mo, katawan mo o anuman ang problema mo, minsan basahin mo ang Suratul Fatiha, inom ka sa tubig, tapos basahin mo yan ng 7 times, inshallah, at matibig ka lang, tigib na maniniwala sa Allah na siyang maggagamot sa iyo dahil sa pamamagitan ng miracles of the Quran, the perfect words of Allah, at ikaw ay magagamot. You will be cured whatever you feel. Ano man ang nararamdaman mo na masakit, ha? Marwa, lalo na ikaw, minsan hindi ko alam pa sumasakit ang ulo mo dahil siguro yung ay ano mo, kailangan ganyan basahin mo. Dahil, of course, nandyan yung pananalig sa Allah. Dito rin sinasabi nila ang ito, yung nandito, yung syukur, at saka dua, at saka adhikar, subhanallah. Isipin nyo, ang Suratul Fatiha, nandito na yung syukur.
yung pagpapasalamat mo sa Allah. Yes, alhamdulillahi rabbil alamin. Nandiyan yung pagpapasalamat at pagpuri mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Adhikr, ad-dua, bakit nandito ang dua? Kasi ang suratul Fatiha, ayon sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Allahu Akbar. You see? So dito mo makikita na dhikr. Ayon kay Abi Hurairah radhiyallahu an, sinabi niya na narinig niya mismo sa propeta ang Allah, narinig niya sa kay propeta Muhammad na si propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya. Hadith Qudsi. Ibig sabihin si propeta narinig niya sa Allah at ang Allah mismo si propeta ang nagsabi dito. Ito yung sinasabi nating Hadith Qudsi, pero hindi siya perfect. Unlike the Quran, perfect. Kaya ang hadith Qudsi, although it is a word of Allah, but it is not allowed for us to read it in the during our prayers. Kasi nga, it's not perfect. Maybe may mali, may daif. Pero unlike yung Quran, perfect word of Allah. Ngayon, nandoon yung sabi ni ng Allah na pag itong Fatiha ay hinati ko ito sa pagitan ko at ang aking alipin. Remember this. Pagitan ko at ang aking alipin. Ibig sabihin, ang Fatiha, pag binabasa ito ng aking mga alipin, dalawa, isa sa akin at isa sa kanila. Qasam tuhunis fain. I have divided into two. One is for me and one is for them, to my slaves, whenever they read. That is why when we say that Alhamdulillahi Rabbil Alamin, all praises and all thanks be to Allah, the Lord of the universe and all that exists. Allah subhanahu wa ta'ala said, according to this hadith, Rawahu Muslim, and also in the Bukhari, Allah said, Hamidani Abdi. Indeed, my slave praised me. Allahu Akbar. Isipin mo yun. Ang Allah nagsasabi, nakatotohanan ang aking alipin, siya ay pinuri niya ako, niluwalhati niya ako. And then pagkatapos na naman nun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sasabihin naman ng Allah, Athna alayya abdi. Katotohanan ang aking alipin, siya ay nagbigay siya ng puri sa akin. Kinilalan niya ako na ako ang kanyang Panginoon na nararapat sambahin na mag-isa at nagbibigay ng biyaya sa kanya. Ibarat sa maranaw na biyentug ako o uripanak. Kinilala ako uripanak na sa akin itituwa-tuwa niyan. Sumiyaw na na piyudi ako o uripanak. Ikadwa na pianalamatan ako o uripanak na biyentug ako niyan. And then ano yung pangatlo? Maliki yaumiddin majadani abdi. Ibig sabihin, whenever we say this, Allah subhanahu wa ta'ala answered in every single verse in this suratul Fatiha. Kaya ito yung komunikasyon natin tayo bilang alipin sa Allah. At magsasabi na naman ng Allah na katunayan ng aking alipin ay tunay na siya, ay kinilala niya ang kanyang Panginoon, nagpasalamat, pinuri niya ako, at kinilala niya ang kanyang Panginoon. Allahu Akbar. Anong sasabihin na naman? Maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Indeed, O Allah, ikaw lang ang aming sinasamba, ikaw lang ang aming pinupuri, ikaw lang ang Diyos namin na kinikilala namin, at ikaw lang ang hinihilingan namin ng mga ng tulong. Well, nobody can help us except Allah. No, nothing happens on earth except by the wills and permission of Allah. And that is why we Muslims, we submitted ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. And why do you have to be worried
of something still unhappened or still not yet happened. Diba? Eh Allah, ang Allah ay hindi pa nangyayari. Bakit ka mag-worried? Ibig sabihin ng Allah na ang bahala doon. So ipasaalam mo sa kanya. Anong sasabihin doon ng Allah? Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. This word, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ito, sabi ng Allah, ay ang pagitan ko at ang pagitan pagitan ko sa aking alipin. It is between me and my slave. At ang aking slave, kung ano yung gusto niya, kung ano yung hiling niya, ay mapapasa kanya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waladhalin. Amin. Hada wali abdi masaal. Ito ay sa aking alipin at kung ano ang hiling ng aking alipin ay ibibigay ko. Allahu Akbar. Wallahi, ito yung komunikasyon natin sa Allah. Whenever we speak, whenever we read this, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinasagot niya ang ating mga panalangin. Marami ang mga asma, mga pangalan na sinabi nila patungkol sa Suratul Fatiha. Sinabi rin nila ang Suratul Fatiha, ito daw ay Makkiyah. Ito daw ay naipadala sa Makkah. Dahil yun ang ibang sinabi ng mga pantas. May mga iba naman na yung half nito ay sa Makkah at yung iba naman daw ay doon sa Madina. So nagkaroon ng khilaf doon ng mga ulama. Asyahid, ang importante, itong sa Fatiha ay naipadala doon sa Makkah dahil ito nga, kung makikita natin, ang una na makikita natin dito ay yung Alhamd, yung Thana, yung pagpuri at pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة
أسطورنا القرآن وديننا الإسلام. أسطورنا القرآن وديننا الإسلام. أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. أسطورنا القرآن وديننا الإسلام.
na tayo ay nagla-live ngayon. Ang dasal, ang dasal, kapag may mo kung narin, sayang talaga, sayang na sayang. Wala po siya, saan ganda-ganda na si Ted for Life. Bakit hindi na sabi? Nakatulog siya. Pagdating ko tulog siya. Yarabi, sayang, sayang, sayang. Ha? Sino yung tumatawag? Si, yung mga tumatawag pala. Sino yun? Kaya pala, walang naririnig. Sayang po, sayang yung mga pag-explain natin dito. Subhanallah. Huwag mo na kasi, Kuya Ibig. Hindi gumagana pa rin to. Sayang na ako niya. Wala pala kayo naririnig, bro. Sayang, mga sister. Subhanallah. Ang haba-haba ng sinabi natin patungkol dito sa Suratul Fatiha. Very ano, pero kaya pala walang naririnig. Pero matyaga pa rin kayo nanonood dyan, ha? 60 plus ang nanonood. Kanina, 100 plus, naging 60 plus kasi wala na nga silang naririnig. Kaya pala yung tumatawag na yun na mga concerned mga brothers and sisters natin para sabihin na walang naririnig. Yeah. Oo, ngayon naririnig na dahil tinanggal ko na. Kani tigulang naman ni siya, hindi na pala siya dapat, hindi pala ito gumagana. Allahu Akbar. So, hindi ko alam, uulitin ba? Eh, haba-haba na ng napuntahan namin, pero ang sarap po ng usapan namin patungkol ito sa Suratul Fatiha. Okay, kasi ito ay nakuha ninyo. Okay? Nakuha ninyo ito lahat. Ilapit natin siya dito para mas lalo nilang makita. Okay. Ito po kasi, gawin na lang natin na itong ano, i-climax natin, ano? Summary. I-summary natin yung itong patungkol dito. Pero kung narinig niyo po lahat, subhanallah, napaka marami tayong sinabi patungkol sa Suratul Fatiha na ito. Pero hindi natin pwedeng i-summary. Siguro ang mangyayari ito ay next. Iulitin natin. Ibig sabihin sa loob ng isang oras, dada ako nagdada rito at akala ko meron silang naririnig. Yun pala, wala. Yun pala yung mga tumatawag ngayon. Oh, may Allah give you reward. Tumatawag kayo, pero subhanallah, hindi nyo pa rin. Ang pinaka, siguro sayang po kung wala na po tayong oras kasi nag-adhan na rin po ngayon ng Isha dito. Nag-adhan na po ng Isha. At gusto ko ulitin yon. Marami pa tayong hindi natapos. Yung sinabi ko sa inyo kanina patungkol sa Suratul Fatiha ay 1/3 lang yun. Hindi pa tayo nakakalahat eh. So anyway po, mga kapatid, mga kababayan, uulitin natin siya inshallah sa susunod na next week. Inshallah. At iniling natin sa Allah na bigyan tayo ng taufik at makabili na rin ng bagong mic para mas okay na siya. Para magamitan na natin na mas okay na. Ibig sabihin, hindi nyo parang narinig yung mga anak ko, nagbasa sila ng dalawa, tatlo, lahat. Ako nagbasa rin, hindi nyo rin parang narinig yun. Pero subhanallah, ito kaya nakikita nyo yung action ko dahil napakaganda po ng Suratul Fatiha. At inshallah, ituturin na lang natin ito sa susunod na next week. Inshallah, kalugdan kayo ng Allah. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang sa muli, dahil isya na po para mag-pray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.